Ayan, hello. So, may gagawin ulit tayo ngayon. So, ito po ay dalawang video card. So, ito siya, pakita ko sa inyo. Ayan, guys. So, ito yung gagawin natin. Palit. Ano siya? Sapphire pong brand. Sapphire Nitro. So, itong gagawin natin ngayon ay dalawang piraso po. Ayan. Ito, 8 gig. At ito naman ay 4 gig. Ito po. Bali, ang issue po nito, mga ito. Ito pong 4 gig ay walang display. Pero na-check na po natin to. Dahil pumunta yung customer natin dito, kinik natin sa PC, wala siyang display. Ayan. So, gagawa natin ng paraan para magkaroon ng display. 4 gig po siya. Ito siya. So, unahin muna natin itong i-re-repair natin na 8 gig. So, ito kasi, yung kasi walang display yung isang 4 gig na yon. So, ibig sabihin, walang display, either GPU or etc. So, tingnan na lang natin. So, ngayon, ito kasi, medyo matester ko na rin kasi ito dahil pumunta nga yung ating customer for testing. Kaya lang, hindi natin siya yung isa na yung sobrang dumi. So, lilinisin ko lang yun. Okay, i-re-repair natin. Ayan, bali ito ay hindi na natin ito tinesting sa PC kasi ang problema nito is external power supply. Pumunta yung may-ari. Wala tayong supply ano dito. Putol yung fuse. Ibig sabihin, putok. So, yun may shorted. Kaya, hindi natin siya ito tinesting. Yung isa lang tinesting natin yung 4G na walang display. Okay? So, kung titingnan natin siya, so, pakita ko sa inyo, test na natin. Kasi hindi ko nabidyuhan nung may customer tayo eh. And actual kasi yun eh. Ibig sabihin, actual repair na may customer. Hindi natin pwede video-video ng basta-basta. Ayan. Suki natin yung kusama. Nagpagawa na yung dito dalawang tubig. So, nagawa parehas. Then, ito. Referral sa akin yung friend. Yung video card na to. Tester natin. Punta tayo na diode mode. Ayan. Positive probe on the ground. Okay. Check natin yung 12 volts. First pin and 3 pin. First 3 pin on the left. Sa kaliwa. So, not shorted. Makikita nyo, 480, then 4 pin from the right sa PCIe, so not shorted. Then yung ating ano nito, ito yung shorted, open pala, hindi siya shorted. Ibig sabihin, pumutok yung fuse pa gano'n. Kaya hindi natin ito matitesting sa computer. Ayan, mapansin nyo yung diode mode natin, hindi siya gumagalaw. Ayan, diba? Ibig sabihin, galing na kasi rin ito ng technician. Ayan, so ngayon galing technician, sana mapagana natin para naman maganda. Magandang explanation, magandang repairing dahil lang galing sa technician, hindi nagawa. Taas-taas tayo, nakagawa tayo. Hindi siya may pag-asa. Medyo may advantage. Pero yung nagawa natin. Check natin yung kanyang 6-pin. So, mapansin nyo yung 6-pin niya. Meron siya. Okay siya. Not shorted, not open. Pero yung ating heat pin, open siya. Wala siyang bolt, ano. Wala siyang nababasa ang ating diode mo. Okay, dahil dyan, dahil open, buksan na natin siya. Hindi natin siya kailangan i-testing muna. Matik naman, pag walang tadaanan ng kuryente, paano pa makakarating kung open na siya? Yan. Ibig sabihin sa electronics kasi yung open, cut tool. Pag shorted naman, so, yun yung connected, yun shorted. Shorted to ground. Ayan. Open na natin. Sana ma-repair natin ito para may pag-asa. May malaking kita pag may na-repair kasi. Need kasi ito. Medyo malaki yung charges naman. Sana ma-repair natin ito. Para maganda. Kasi mamahalin yung mga video card na ganito. Mataas ito, mga 256 bit siguro ito. So, medyo mataas yan pag gaming, mataas yung specs.
kaya mas maganda kung marerepair. Yun nga lang sana, hindi kasi naman pag nanggaling kasi sa ibang technician eh, may mga bagay-bagay na missing parts, ganyan. So yan, tikal na to, papalitan na lang din natin to. Tumatik ito, shorted ito, kaya pumutok yung fuse. Pag ganun, so IC. Kaya lang, hindi natitest yung IC nito kasi malapad yung IC, maraming paa. So malinis na rin siya eh. Itong ano, linis na. Kasi ito madumi pa yung pan. Linisin lang natin. Ayan. Balik lang natin itong kanyang. Ito. Maging successful yung repair natin na ito para happy. Kaya, ayun, kagaya nyan, pasin nyo, may plux sya dito, plux. So, ayun, burn yung fuse, pinalitan na pala sya guys ng fuse, pero no, ibang fuse na yung nakalagay, pero meron na naman tayong fuse na ganito. Ayan, silver fuse din yung binili kay, may nilagay nya, ganun fuse lang. Shorted dito, panigurado, shorted siya guys. So, tingnan natin siya. Kaya lang, maraming plux. Ibig sabihin, nirehit niya. Ah, bakit niya nirehit? Bakit niya nireflow ng ibang dumali nito? Hindi natin alam kung na-damage yung bira, ipikip. Nasaan kasi may mga crack. Yung ganito. Nagkakaroon siya ng crack. Yan. So ang pagre-reheat kasi ng GPU chip or memory, pwede naman i-reheat yung memory basta alam mo yung temperature settings. Kung lahat ay may supply, wala akong makitang short dito sa ating PWM na to, malaking, pinakamalaking IC, walang short dito sa power MOSFET, walang short dito, walang short. Ibig sabihin, dito na yung last option natin, lalo't wala tayong mga schematic. Ayan. So, or yung mga in-gates. Inspection, simply first. Inspection. Ayan. Siguro na-replush na to. Yun lang isa pang problema natin kung na-replush na siya. Nahirap pag galing na rin kasi sa ibang technician. So, pag na-replush na. Gawa tayo ng gawa dito. Walang display yun pala. May sunog. Parang sunog siya dito. Aba. Masalang. Nag-moist na. Ayan. So, check natin. Automatic, open ang fuse, ibig sabihin, short head. Passing sound nga tayo para marinig nyo. So, ito ay, yeah, like I said, it's short head. Yun yung problema natin. Ito yung sinasabi ko na mga IC. Masyado siyang marami. So, mahirap ito. Matigas to tanggalin. 500 temperature ginagamit ko dito, mabilisan kasi may mga katabi siya. So okay lang yung kaya pa yan. Saka ito, kailangan dito pumutok, musok. Yan, dahil shorted siya dito, ito kasi ay supply para dito sa mga MOSFET na to. Based on sa experience natin, wala tayong schematic. So ayan, dahil shorted yung dalawang line na yan, automatic shorted yung iba. Ayan. Ito. So, dito, check natin siya kung shorted. Okay. Dito. Ayan. So, makita nyo, shorted tong isa na to. Itong upper corner, hindi siya shorted. Kasi dito, shorted tayo. Din dito sa kabila, ground kasi ito eh. Then, itong capacitor, shorted tayo. Yung dito, shorted din. Siyempre, kasama itong isa.
Yeah. So itong itaas, ito, hindi naman siya shorten. Ohms natin. Ngayon, ano bang technique? May techniques yan, gamit tayo ng ohms. At hanapin natin yung pinakamababang ohms. Yun yung isa technique yan. Pag diode mode tayo, buzzer mode, shorted siya. Subukan natin sana. Ngayon, pag ino, same pa rin lahat ng ohms niya. Kaya tanggalin natin tong apat na to. Isa-isa tayo dyan. Hindi ako nag-i-eject basta-basta kasi wala tayong thermal camera. Yung thermal camera kasi pinakang unang iinit. Ano ba? Lalo ng GPU natin iinit yan. Baba nito 1 ohms lang yan. 1 ohms, 2 ohms yung GPU chip natin. Kaya iinit natin agad yan. Iinit talaga. Samantalang dito, hindi matas-tas pa ang ohms nito. So, subukan natin. Sa capacitor, meron tayong 1.0 ohms. Dito, tsaka 1.0 ohms din yan. Tama? Yan yung sinasabi ko. No? Yeah. So, next natin gagawin dahil pare-parehas. Inspection. Eh, dahil nalinis na, yun yung mahirap. Inspection natin siya. May chip naman tayo nga. Available ang chip natin. Chip siya. Meron na tayo nga. Ka-odat na. Nagawa na tayo nga. Sana parehas. Okay. Let's go. Ayan, so iba ang IC nito. Orderin pa natin to. Magtatanggal muna ako ng IC guys. Hindi matagal natin tanggalin. Tanggalin natin ang off camera muna. Kasi matagal itong tanggalin mga IC ganito. Karanasan ko na ito magtanggal. Kailangan ko na matinding concentration. Okay, limbak tayo isa. Upper, on the upper. 500 ang kailangan natin. Isa ba ito? Okay. Mabilisan lang to.
Yan. Tanggalin natin. Tagal niya tanggalin. Natin, shorted pa rin. Shorted pa rin siya. Tingin ko natanggal na rin ito. Ano na siya, maitim na. Shorted pa rin. So, natanggal na rin isa-isa. Subukan natin tanggalin lahat. Okay? So, tuloy lang tayo guys. Tuloy ko lang yung aking ano. Bali guys, ang nangyari dito, inisa-isa ko siya. So, like I said, ganun siya talagang napakahirap niya. Saan may sikreto din kasi ito. Sobrang, sa mga sapphire, mahihirap i-repair yan. Sapphire na video ka. Ayan guys. So, nangyari guys, tinanggal ko yung dito sa taas. Still shorted. The next, tinanggal ko yung sunod. Still shorted. Next, tinanggal ko rin yung sunod. Still shorted. Yeah. So, naubos na siya guys. Then, 1, 2, 3, 4. Nung pinakahuling tanggal ko guys, nawala yung shorted. Ngayon, nag-iisip tayo. GPU ba shorted? Or not? Yeah. So, yun yung isipin natin. Kasi ang kailangan kasi mawala yung shorted dito. Ibig sabihin kasi, either may shorted dito sa GPU chip. Yan. So, based nung tinanggal ko siya lahat, guys. So, nagawa na to ng technician. Natanggal na rin siya lahat. Ngayon, siyempre, I'm trying din. I'm trying to repair din. Ngayon, na nawala yung shorted dito nung natanggal ko siya lahat. Ngayon, ang next ko naman yung susunod. Bali, natanggal na siya kasi maiitim na yung ilalim. Kaya lang ito guys, maputi. Ay, nilinis ko ito ng ating braid. So, ginamitan siya natin ng braid. So, ang nakalagay kasing solder dito is ibang solder. Yung pinakamatigas na solder. Kailangan ang temperature mo sa soldering iron is pinakamataas. Sagad. Para matanggal mo yung welding. Kasi iba po ang ginamit na solder paste. Tawag dito. Yung ganitong iba yung ginamit na panghinang. Tawag dito, nalimutan ko na ano ako guys, yung ganito iba kasi yung ginamit ko kaya matigas. So ngayon tinanggal ko pa siya na solder blade and high temperature. Wait lang guys, manatawag na ano. So ang gagawin lang natin dito guys, dahil matanggal natin na wala ang shorted, so, wala na siya shorted guys. So wait lang guys ha, pakita sa inyo, manatawag na customer. So base sa sound tayo guys. Mapansin nyo, base sa sound natin. Yeah. So, mapansin nyo guys, wala na tayong shorted. Yeah. Light mode natin. So, negative, positive on the ground. Yeah. Mapansin nyo guys, readable na siya. Yan, yeah. In diode mode. 500 millivolts. Kabila, same. Yeah, mapansin nyo. So, ibig sabihin, either pinaka-last or marami ng piyesang sira or sira lahat yung piyesa or pinalitan siya ng napalitan na siya ng mga sira. Possible ganun. Kasi may nakapag-repair na kasi ako ng mga ganitong ano eh, galing sa hindi ko naman sinasabi, sinisiraan sila. Yung parang ano, yun kasi yung mahirap pag ikaw elastic niyan. Ano ba pinagpapalitan nila yung piyesa? Nasa iyo na lahat yung ano. Ngayon ang dahil hindi kasi kagalit hindi ito natetester guide completion to. Maraming pa ato. Ano to eh? Dalawang double tapos double uli. Yung iba kasi ano lang eh, dual MOSFET lang. Ito kasi guys, ang dami guys. 1 2 3. Meron ilang ang gates yata nito, apat. Kung hindi ako nagkakamali, apat yung gates nito. Yan, kaya medyo mahirap siya. Hindi ko na wala akong idea sa pagte-test ng ano, apat na gates. Magamit may idea tayo sa pagte-test. So, hindi ko pa nasubukan. Susubukan ko lang. Yeah. So guys, isa-isahin ko lang yan, ganun lang ang ginagawa ko, try ito talaga mag isa-isa para mas solve yan. So update ko kayo later, then try ko lang yan isa-isahin, kabit ganun talaga. Wala tayong idea sa ano nito, okay? So, manatawag lang, sagutin ko na. Okay, back to ano tayo, back to camera, back on camera tayo. So
Ayan guys, hindi ko na sa inyo pinakita yung paglalagay, paglilinis ng ano nito, ng pag-iisa-isa. So, like I said, sa ibang araw ko naman yun ituturo, yung paglilinis, yung clean na clean. Kasi, kagagaya nga nung ginawa nung unang nag-repair nito, so hindi niya nadali. So, may mga sikreto kasi yan. So, hindi naman lahat ay ipinapakita ko yung mga sikreto. Hindi lahat. So, may tamang pagkakataon po para ipakita natin yung mga sikreto. Ayan guys, sabihin ko na lang yung starting lang kayo. Una, siyempre, dahil shorted ngayon nandito. So, itong pag tinester nyo, shorted itong, itong mga MOSFET na to. Ayan, shorted. So, ngayon, dahil hindi naman natin siya natitesting, kahit kasi sa ohms, naka zero pa rin siya dahil shorted nga siya. Ngayon, una ko itong tinanggal, tapos tinester ko lang yan, yun sa fuse, dahil putol nga open nga siya Then ngayon, shorted pa rin. Tinanggal ko to, shorted pa rin. Ngayon, hindi natin alam kung alin talaga yung sira. Tinanggal ko ito isa, shorted pa rin. Ngayon, the last option, yun sa pinakamababa guys, yun na yung huli kong tinanggal. Hindi natin alam kung alin unahin siyempre. Siyempre, start tayo dun. Pababa lang, pababa. Kasi yung hot nandito galing, pababa na pababa. Ayan, yung init kasi ng hot air natin. Kaya kung mag-aliban tayo dito, mas mainit na kasi nandito, mas mabilis matanggal. Ayan, so ganun yung ginawa natin guys. Hanggang na matanggal natin to, nawala yung shorted dito. Ayun guys, ang ginawa ko na, pinalitan na natin ang yung last MOSFET. Dahil sira na siya. Ayan. So ito siya guys. Ayan, pakita ko sa inyo. So ito ay isang klase ng MOSFET na connected sa PWM. 5 volts. Ayan, hindi siya kagaya ng dual MOSFET lang. Napansin nyo siya guys. Ayan siya. Ayan. So medyo mahal yung IC na ganito. Ayan. So, nasa 200 to 800 yan ng IC. Depende sa modelo, brand. Ayan. Ayan. Ano? So, hinaw mo na sa CR. Lakad. Ayan pa sana, hinawan mo nga siya. Ayan. So, mayroon tayong extra ng aking anak. So ayan guys, tinanggal ko na rin yung dalawang resistor dito na kinabit nung unang nagawa. So ito siya guys, dalawa. So open na kasi ito guys. Ayan. So tinanggal na natin, on off camera na siya. Yung basic lang naman yung pagtatanggal, alam naman natin mga nanonood yung technician naman. Kasi hindi naman ito kayang i-repair ng hindi technician. Ayan. Alam naman yung technician, fuse lang yan. So, pagtatanggal, kaya ng mga technician. So basic repairing na yan. Ayan. So ngayon, hindi ko pa siya nilagyan ng fuse. So ang ginawa lang natin muna dyan, nilagyan lang muna natin ng so alam nyo na mga expert Ayan. So ito is para kasi dun sa mga nagsisimulan technician na step by step lang pinapakita ko. Yung the next na mga ginawa natin, mga secret to how to clean yung welding, yung welder nya, yung matibay na welder, pagkaka-welding ng piyasa. Ayan, so sa susunod ko na yung ituturo. Sa next video na natin. So hindi na natin sinasama muna sa ngayon. So may tamang pagkakataon para ipakita natin yung tamang pagtanggal at pagtanggal ng solder. Kasi matigas yun, sobrang tigas talagang soldering iron mo, mababali. Ito, nabali nga itong soldering iron ko, natanggal yung Kasi over, naka-pull siya Full heat. So, natanggal siya sa yung nasa loob niyan, tunaw na. Kasi wala tayong pambili pa nung tigbi 20 mil na soldering iron. Ayan. So ayan, lagyan muna natin siya ng hindi ko pa natanggal yung plugs niyan. So dito lang yung kinalingkin yung plugs para maayos, malinis. Then lagyan natin siya ng smallest wire na mas mabilis pumutok kapag shorted pa rin dito. Pero kung titesterin natin siya guys, wala na yung shorted. So yung camera? Ang tester pala natin. Dito. Kasi sayang yung fuse guys, kung hindi natin siya ng fuse. Kung ilalagay agad natin yung fuse, mas sayang ang fuse natin. Mahal kasi fuse. Yung mga gato kasi mga 10 ampere na pang sapphire, special mga fuse na yun, namamahal yan Kaya may price tag yan, kaya hindi muna natin kakabit yung fuse. Yan, isa yun sa sekreto. So yung sinabi ko, bayayin nyo na lang. Siyempre kung ilagay natin dyan, hindi nyo magagaya yan agad-agad. Sundan nyo lang yung aking sinasabi.
So, titest na rin natin. So, shortage siya guys. Ayan ang shortage. Beeping sound. So, test na rin natin to. Kaya mapansin nyo siya, hindi na shorted. Hindi na siya open. Kasi open siya before. Then, dahil open siya, shorted siya dito sa kabila ng fuse. Kasi pumutok na yung fuse. Hindi na siya connected. Kaya mapansin nyo siya guys, hindi siya shorted. Yeah. Nalagay na natin lahat yung pyesa. Dinapaltan na natin yung isang MOSFET. Hindi na siya shorted. So, subukan natin siya sa diode mode para makita natin kung reading siya as diode. Kasi yung mga transistor na yan, yung mga parts na yan, reading yan as diode. Pwede rin sa ohms. May ohms, ano rin yan. So, i-anuhin natin dito sa shorted kasi dito yung shorted. Ayan. So, mapansin nyo, may reading na tayo, diode mode na. Kita ba? Ayan. Ayan, 400 millivolts. So, itong dalawang fuse po na yan ay magkano lang yan. Mag-connected sa isa't isa yung kabilaan. Yun na, ito connected yan. So, mapapansin nyo, connected, tapos connected din to. Ayan, pinagdalwa lang yung fuse. Pero, pwede namang isa lang yung fuse. May purpose din naman yan. Pinarami lang yung pyesa. So, dapat isang fuse na nga lang eh. Halimbawa, itong fuse na to, 10 ampere. Ibig sabihin, dalawang 10 ampere, edi 20 ampere. Pwede mo siyang lagyan ng 20 ampere lang. Ayan. Tapos pinagdalwa lang niya yung fuse eh. Ayan. Pag 10 ampere kasi, pero may difference pa rin yun. Yung magkabukod na 10 ampere sa isang 20 ampere. Yung 20 ampere kasi, kung sa bilis, speed, yung may tinatawag yun ay speed eh. Kung halimbawa sa pagputok, mas mabilis pa rin pumutok, tunawin yung isang 10 ampere kisa sa mag yung sa dalawang 10 ampere pwedeng mauna kasi yung isang 10 ampere din susunod na lang yung isang 10 ampere pag, sa pagputok din yung isa namang 20 ampere matagal yun bago maputol kasi 20 ampere yun medyo malaki ang ano nun ang pinaka line yeah. So yan asa na ba tayo sinitester natin. Mapansin nyo, diode mode tayo sa kabilang fuse, yan, reading so yung ating 12 volts sa kabila yan, so itong ating coil na to 44, okay, siguro 1.4 volts to or supply para sa memory phase or anything, ito kasi sa phase to eh, either memory phase nung isa, then ito ay sa I don't know, maraming mga phase spacing. Mababanggitin ko kasi mga BDDC, PEX, hindi nyo naman maintindihan yun. Basta ito, sa memory supply, coil para sa memory. Ito, sa GPU powers coil, mapunta din sa GPU. Ito, parang driver para sa kanyang, alam ko itong ano na to, yung sa PEX, connected dyan dito eh. Parang driver siya. Nag-on siya sa jeep. Kasi ito, kung ito ay 1 volt, nag-on siya sa GPU. Parang nag-switch, nag-on. Yung mga ganun siya eh. So, hindi ko masyado perfect na alam yung ano yun eh. So, base lang doon sa mga diagnosis, repairing status na napapansin ko sa 1 volt. Kapag wala yung 1 volt, hindi nag-on yun yung ating GPU. Yan, pag walang 1 volt, hindi mag-on dito. Base lang dun sa ano ko. Yan, yun lang yung napansin ko. Kasi dito sa GPU coil natin, matik papunta yan dito na ano eh. Pero ano yan, parang signal na lang din. So, hindi ko masyado siya kabisado guys. Hindi ko kabisado. So wala ako masyadong knowledge in terms of ano. Terminology sa mga ano. Isang alam ko lang dyan. Asa yung repairing na supply sa natitester. Then kung so hindi pa tayo gumagamit ng tawag dito yung oscilloscope. Yan. Oscilloscope is maganda yun. Yun naman halimbawa nagagamit natin yung oscilloscope is kompleto yung supply. So hindi natin alam walang display. Saan mo papasok yung oscilloscope? Saka mo siya ipapasok. Pwede kasi ito maging problema niyan eh. Using oscilloscope, yung driver na ito kahit mayroon yung supply. So, oscilloscope nakikita yun. Ayan. So, ngayon, nasa port testing na tayo. Titesting natin siya. So, ito naman ay buo naman ito.
Yeah, so nilagyan natin ng pansamantalang fuse, fusible wire. I-testing natin siya ngayon. Sana mag-works. So hindi ko pa siya na-inspect dito sa likod, guys. Kung may kinuhang piyesa dito yung ating unang nag-repair. So hindi ko pa na-inspect yan. Pero ito, na-tester ko na ito siya, guys, ng likuran na to. Kasi naghahanap tayo kanina ng shorted. Ayan. So, di ba kanina inisisa natin siya sa unang video natin, tinetester natin yung shorted. So, nung matanggal natin ito, wala na shorted. Ayan. Sana okay pa na yung GPU. Sana okay pa. So, testingin natin siya. Lagyan ko na siya naman. Okay? Alamin na natin para sure. So, supplyan natin siya ng 3-pin, 6-pin at saka 8-pin. Ayan, gamitin natin ay HDMI. So, wala pa tayong heatsink, mabilis ang testing. So, HDMI muna tayo, guys. Sana gumana ito. Kasi dalawa yung ni-repair natin, ito pa yung isa. Ito, nagawa na natin. Gagawin pa natin ito. Dalawa yung re-repair natin. Ayan. So, sana mapagana natin. 8GB to eh. 8GB to yung re-repair natin. Ayan. So, buhayin muna natin ang monitor. Kasi wala tayong heatsink. Siyempre, lagyan na natin ang electric fan muna. Heatsink para hindi ganun kabilis ang overheating. So, nasan ang ating remote? So, on muna natin yung monitor kasi naka-off siya. Ano kasi ito eh? Tawag dito. TV monitor kasi siya. Medyo matagal mag-off kung i-off pa natin via output ng ating HDMI na 5 volts. So, ayan. No display. No signal ang nakalagay. So, power on natin siya. So, unit, power on. Okay, sana hindi umusok. Mukha namang hindi nausok. Yung patayin agad natin in case sa mga display, pero wala pa rin display. So sad, wala pa rin. Ayan, wala pa rin display. So ulit-ulit tayo. Repair ulit natin. Walang ilaw sa keyboard, pero may ilaw siya sa keyboard. Walang display. Mukha natin. May ilaw siya, guys. Ayan na. Okay, wala. Ilang display. So, pumutok yata ang fuse natin. So, tingnan natin yung fuse. Pumutok. Check natin. Ilang display. Basa yung sound tayo. Check natin kung connected pa ang fuse. Connected pa naman. So, ibig sabihin, hindi naman siya nag-short. Again. Bakit kaya walang display? Ayusin natin, baka sa kumpak lang. GMI. Saksak. Maka naman ano lang. I-clean natin ang eraser. Try pa nga ulit, sapa. Power on. Ayun, nag-on. Ayun, nakita ko ba, guys? Nag-on siya, oh. Display ba? So, nag-on siya. Pang! Yari! Success! Magana! May display na siya. Ayan. Okay. Siguro hindi lang maayos yung salpak ng ating ano kanina. Yung salpak na natin. Ito mga connection. Okay na siya, may display. Display siya, guys. Success. Success ang ating repair. Kaya lang, wala po tayong... So, makukold pa ito ng mga ilang araw bago natin to ma-ship sa customer. So, magpapa-approve pa tayo sa customer kasi ng thermal pad. Ayan, guys. Kasi dahil galing ang sa ibang repair, so wala na po yung thermal pad ng VRAM. Tinanggal na po. Then, luma na po ito. Kapalitan po natin. So, mga 400 to
1,000 yung original na thermal pad. Ayan. So, ipipending ko muna siya on the ilang araw, guys. Kasi, kausap ko naman na yung customer. Sinabi ko na kanina na walang thermal pad. May, maantayin pa natin yung mag-send siya ng thermal pad. Kasi ano to eh, 0.5 ang kanyang thickness. Yeah. So, okay pa guys. So, mahalaga may display na. So, kakabit ko na lang itong ano guys, itong fuse natin. Fuse, ano? Madali lang naman ito ikabit guys. Ayan. So, doon sa ginamit natin yung fuse sa bulan, no? Ano lang naman yan para testing. Para hindi masayang. Kasi pag shorted, nag-short agad. Bagaman hindi shorted ng tinetester natin. Tapos biglang may iba palampias ang sira. Kaya nasira yung MOSFET. Pero kinik, wala naman eh. In case lang, baka kasi ganun yung mangyari. Sayang yung ating fuse. Mahal ito guys, fuse na ganito eh. Nasa 100 something. Kaya mahirap. So, sayang. So, yan guys. End up ko na muna yung video. Medyo mahaba na yung video ko. Yung oras. So, may nauna pa akong video. Dito. So, pag in-edit natin yun, always 2 hours yung mga video natin. May bawas pa yon. Kung kasi repairing, umabot po tayo ng mga 4 hours minsan. So, hindi siya ganun kabilis i-repair ang GPU. Kaya, mahal na video card. So, matagal din siya i-repair. So, yun guys, update ko na lang kayo later. Then, kapag bumili na yung customer, nalagyan na lang natin yan ng thermal pad. Show ko na lang sa inyo stress test natin ito. GPU na ito. So, yan. Try na lang natin isama yung paglalagay ng thermal pad. Kasi wala akong stocks nun. Meron ako dyan yung pinakamakapal. Iba-iba kasi na about GPU. Iba-iba po ng thickness. Hindi pwede yung naalala ko yung barabarang ginawa ng ano, 64,000 na GPU. Nilagyan ng thermal pad na sobrang kakapal. Ay di, yung kanyang GPU chip hindi nakalapat. Akala niya lapat. Ang lumalapat lang dahil ang kapal ng pagkakalagay ng thermal paste sa GPU. Pero hindi pala. Ayan. So ayan, end up ko muna ngayon ang ating video repair. So, sunod na lang natin. Mga sir, matatagalan pa yun pag matagatagal nakakuha ng thermal pad yung ating customer. So far kasi wala, sa ngayon kasi wala pa ako stocks. Medyo mahal kasi, tinbihira lang naman yung naggumagamit ng thermal pad. Yung mga pang high end GPU lang, may mga thickness kasi yan eh. Napakarami ng thickness. Mayroong 0.5, 1, 1.5, mayroong 2 thickness. Mahirap mag-stock. So, mayroon naman mga tindahan. So, repairing lang naman tayo. May stock pa ang ating kita pag tayo nag-stocks. So, saka na yung pag may budget na tayo. Okay? So, good na yung GPU natin. Working na siya. Okay? Extend na lang natin sa susunod. Ayan. So, bali, continuation tayo sa ating repair. Yung ating nire-repair na GPU. Okay? Ito siya guys. Nasa lang na siya. Ayan. Hindi na symbol na natin. So, stress test na tayo. Okay. So, ito na siya guys. Ayan, test natin. Okay. Stress test na siya. I'm running into a stress test. So, Sapphire yung ating nare-repair. Sapphire GPU RX 580 series. Okay. Yan siya. So, hindi tayo napapalitan ng thermal pad. So, nalang pa ng customer, kaya approval ng customer kasi medyo mahal yung thermal pad. So, stress test natin. Makapansin nyo. Yan siya. So, hindi malabo. Focus. Focus up.
Ayan. So, ating temperature, GPC flux. So, yung fan speed natin ay 63% lang. Kaya nyo ng palamigin ng ating GPU. So, GPU load natin is 100%. Nasa na yan ito. GPU load 100%. Stress test natin. Then, driver natin. Na-install naman siya. Ayan, Ranjon RX580 series. So, na-install siya. Ayan, install na. Naka-install po siya. Ayan. Ang stress test natin, ang oras natin ay, ayan na siya guys. So, meron na tayong timetable na tumatakbo. Mapansin niyo, tumatakbo na 17 minutes stress test natin. So, until now, di pa siya namamatay. So, detected naman siya yung ating driver. Ayan, of course, detected siya. Ranjon RX580 series, detected naman siya. So, ibig sabihin, okay na yung ating nire-refer na GPU. So, it's working fine. So, update na natin ating customer for our repair para sa prices. Okay? Tapos na ang ating trabaho. It's time naman para sa next repair. Okay? Hanggang dito na lang ating repairing. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Then, mag-comment din po kayo and mag-like. Yan. And share niyo na rin po sa ating ibang kababayan. Okay? Salamat po muli sa inyong panonood. See you in the next video. Bye-bye.